not a game, it's a rich thing. Yung gagamitin nating palette ngayon is actually nabili ko lang siya sa Shopee and it is the Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow. Nabili ko na siya months ago. Wala namang kakaiba sa kanya. Maganda naman siya, guys. And super affordable lang siya. I think ang nagastos ko lang sa kanya is 400 plus kasama na ang shipping fee. So, not bad at all, diba? So, ito yung mga colors niya. Wow! Over the rainbow nga talaga. Ayan. Since wala akong ibang palette na may mga neon colors at ito lang. So, ang swerte ko na dahil nag-isip lang ako ng content ko ngayon, yun pala may palette ako na magagamit for my look today. Yung amoy niya, iba. Madi-differentiate mo talaga siya. Kasi, syempre, what do you expect from 300 pesos, diba? Pero super nice, guys. Nagamit ko na siya once. May mga fallouts lang, pero okay na. Magamit na din naman siya kahit papaano. Since naisip ko is neon, imimix natin yung pastel color sa neon color. Decided na gamitin itong color na to. Yung pinaka-light purple, pinaka-light sa palette na to. Okay guys, so ito na yung kinalabasan niya and medyo light. Light nga talaga yung nakuha ko. But anyways, mukhang nagmamatch na siya sa powder foundation na nilagay ko. No? But anyways, ito na yung napili ko. So, okay lang. For 300 pesos, okay na siya guys ha. Ganda na siya. Ayan naman, kukuha tayo ng mas dark color. And I think ito ang kukunin ko. Grabe oh. Kita ba? Ayun! Sayang yung mga natatanggal. Easy to blend naman siya guys.
Hindi na masama. Kung hanggang pang 350 lang talaga yung budget natin, guys, I prefer itong eyeshadow kasi maganda na siya pang practice, pang beginners. Pero hindi lang ako sure kung maglalas siya for 24 hours kasi super dami ng fallouts. Pero okay na siya. Ayan. So since nagawa na nating i-blend yung dalawang colors na to, ngayon naman gagawa tayo ng crease. Pita ko ng brush na pang crease. Since ito ay neon makeup tutorial, so naisip kong i-mix yung neon green at saka yung neon orange sa loob. So tignan natin kung ano yung kalalabasan niya. Kung may nakikita kayong yan, mas light, tapos dito nag-dark, it's because hindi masyadong dumidikit ang eyeshadow. So, lalagyan lang natin ulit. Ayun yung dumikit. Bakit? Oh? So, binaba ko yung brightness ng camera para makita nyo yung color green or the neon green na nilagay ko sa inner part ko. Ayan, pero ang na-observe ko lang, pag palabi na sa yung brush, hindi dumidikit ang eyeshadow. So, ibig sabihin, pag napawisan ang mata mo, tatanggal lang siya. Okay, so kukuha tayo ng bagong brush para sa fringe naman. Ito pa lang yan, ha? Oh, see? Bababa natin ulit. Since neon to, maganda to siya sa dark. Kita nyo? Oh, diba? Wala na, not bad. Tayo sa eyeshadow natin. So, maganda naman yung outcome niya. Nagustuhan ko naman yung colors. Since tapos na tayo sa eyeshadow natin, ngayon naman, gagamit na tayo ng eyelashes. So, gagamit tayo ngayon ng PB66 by Bingsen. Different na sa eyeshadow palette na to. Pwede rin pang pai-pai. Alright, eyelashes are done. Okay na siya. Kung hindi nyo nakikita, guys, may mga fallouts dito ng neon green eyeshadow. Pero okay lang yan dahil buti na lang nag-bake up. Padalang natin siya. Ay, may naiwan. Dadaan na lang sa foundation yan. Si Dora, kaya lang. Gagamit na tayo ng bronzer. Usual, yung ginagamit natin is yung Bahama Mama. Ang Lash On.
So, yung blush on natin ngayon, ang gagamitin natin is itong other blush on na meron ako, which is the Milanie also. Pero guys, nabasag. So, sayang eh, pag hindi pa gagamitin. So, this is also a Milanie in the shade of T-Rose Powder Blush number 8. So, para hindi mahulog yung mga nadurog, tap-tap lang. Ito yung parati kong ginagamit sa school. Super light lang siya, guys. Grabe, ito yung point. Ang maanang niyan sa ibaba. Ngayon naman, magmamaskara na tayo. And yung mascara natin ngayon is itong Rimmel London Color Black. Okay, for the highlighter, itong Ofra Niki Tutorials Everglow Highlighter ang gagamitin natin. Ng konti dito sa eyebrow natin, sa ibabaw ng eyebrow natin. Sa eyelid naman natin, guys, kukuha tayo ng color yellow dito. And then for the second to the last part, I have two choices here. And sila lang yung lipstick ko na Neon. Gamitin yun ng Neon ngayon sa lips natin. Okay, so I have here Jeffree Star in the shade of Watermelon Soda and Colourpop in the shade of Cozy. Ayan, so hindi ako ko sure kung anong pipiliin ko dito, pero wish me luck na lang to. Meron akong color pink. Ayan, color pink. And I also have color orange. Yeah, orange. May orange ako. So, ano kayang bagay? I think yung pink. Sige, magpipink tayo ngayon. Napaka-million naman ito. Ang bango niya, guys. Actually, first time kong mag-million lipstick na yan. Ooh! Wow! Kita niyo ba, guys? As in... Mas nalabas yung kulay ko dito, girl. Tumitigas agad, girls. Imposible ang hindi nyo makita, guys. Dahil super pink niya sa personal. Okay, for the last step, of course, setting spray. Okay guys, that's it for today. So, I guess success yung makeup tutorial natin ngayon, which is the Neon makeup look. And I really love the eyeshadow. Kaso nga lang, paulit-ulit kong sinasabi, for 350 pesos, worth it naman siya. Pero, I think na hindi talaga siya maglalast for 24 hours kasi nga nung nilagyan ko ng setting spray yung brush ko para makuha yung neon green, hindi siya dumidikit sa concealer na nilagay ko for the crease. So, yun, mas okay atang tuyo yung brush pag nilalagyan mo siya ng eyeshadow. Medyo nakakaputi para sa akin yung lipstick ka. Pero sa camera lang yun, guys. Pero pag nakita mo sa personal, super as in, nag-glow yung lips ko sa lipstick na to. And I love it. I love it. Alam niyo naman, I love neon. Para sa isang tulad kong morena, I love neon.
sa mga tulad natin na hindi pa masyadong afford yung mga mamahaling makeup brands. Worth it na siya guys, pang practice lang. Overall, bibigyan ko siya ng 7 over 10. Ayan, so yung ratings ko sa kanya is 7 over 10. And I love the colors guys, promise, ang ganda niya. Lalo na yung mga pastel color. So sa mga ladies out there na gustong matry yung mga neon look tulad dito, pwede nyong bilhin yung palette na to kasi super ganda ng mga color guys, as in makakapaglaro kayo together ng palette na to. So that's it for today guys, I hope you enjoyed the video and please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel and please don't forget to click the notification bell para always kayong updated sa mga videos ko dito. For my other social media accounts, you can follow me and ilalagay ko yung mga link sa baba ng description box. So sana guys, nag-enjoy kayo and gustuhan ninyo yung look ko for today and I'll see you next time guys. So maraming salamat again guys. My name is Colleen. Bye!